Hello mga ka-warriors! For this video is meron akong isang serye in which ako ay magkukwento. Sumulat ako ng story na chak na meron kayong matutunan. Kayong mga ka-warriors ko, tayong lahat. Okay, mag-start ako. Ang story nito is about health anxiety. Okay, let's start. May isang babae na ang pangalan niya ay si C. Bigla na lang siyang nagka-panic attack dahil nanlambot ang half side ng body niya. Tapos, bigla na lang nag-iba ang tingin niya sa paligid niya. Parang hindi totoo yung kapaligiran niya. Parang nasa panaginip siya. Dahil sa mga naramdaman niya, biglang kumabog ang dibdib niya. Nanlamig ang kamay at pinagpawisan ng todo ang katawan niya. Akala niya na stroke or na cardiac arrest siya. Dali-dali siyang isinugod sa hospital sa may ER. At nung nag-check siya ng doktor and nurses, bigla na lang siyang bumalik sa normal. At naging okay ang pakiramdam niya. At pinauwi na siya, bumalik siya sa usual routine niya. Nakalimutan na niya yung nangyari sa kanya. After many months, nagka-panic attack na naman siya. Same feeling noong una. Palpitation, sweating, shortness of breath, derealization. Sa pangalawang pagkakataon, ay nadagdagan na ng symptoms. At yun ay naduling siya at ang paningin niya sa kapaligiran niya ay doble at sa mga tao. At bigla na lang lumambot yung half side ng body niya. Dali-dali na naman siyang sumugod sa ER. Doon, nung sinuri siya ng intern na doktor, tiningnan yung mga mata niya. Tapos sinabihan siya na parang may signs daw siya ng aneurysm. At kailangan lang niya i-CT scan sa ibang hospital dahil yung hospital na iyon ay isa lang primary hospital. Ibig sabihin, maliit na hospital. Nung dumating na sila sa malaking hospital, sa sobrang taranta niya, natawa yung neurologist. Tines siya ng neurologist at in-assist siya. Normal siya at wala namang mali sa katawan niya. Tines yung ano niya, yung nerve function. Dahil sa sobrang taranta pa din, nag-request si C na magpa-CT scan. Pero hindi nirekomenda ng doktor. Wala naman siyang sakit at normal lahat ng lab test at procedure niya. Pero kinulit niya ang doktor na siya ay magpa-CT scan talaga. Kaya sabi ng doktor, okay, for peace of mind, pumayag ang doktor. Kinabukasan, lumabas ang result ng CT scan at ito ay normal. Napanatag siya pero nagtaka siya bakit sobrang sakit pa din ng ulo niya at ngayon ay sumakit na naman ang likod niya at sobrang tigas na parang bato. At nung nandun siya, napansin niya na may nakabara sa lalamunan niya. Kinulit na naman niya ang doktor kung ano yun at tinitigan lang siya ng doktor. At sabay sabi, baka anxiety lang yan. Sa isip niya, abat di pa sigurado ang doktor na ito. Kaya, nung lumabas siya sa hospital, may mga nararamdaman pa din siya. Kasi wala namang prensya yung katawan niya. Pero, may nararamdaman pa din siya. Tulad niyang pagkaduling, sobrang hilo, ngalay, at
Yung half side ng body niya ay parang lantang gulay. At saka, sobrang sakit ng likod niya. At ang ulo niya. Simula noon, hindi na makatulog si C. Lagi na lang siyang nag-iisip kung ano ba talaga ang sakit niya. Bakit marami siyang nararamdaman sa araw-araw? Kaya naisipan niya na mag-search sa Google. Nag-type siya ng daily headaches. Dahil maganda ang pagka-optimize ng website, nasa top first page pa yung website, binuksan niya yon. At doon nabasa niya ang causes ng frequent headaches. At tatlo sa mga causes ay meningitis, brain tumor, and stroke. Kaya, nataranta na naman si C. At hindi na siya nakakatulog sa kaka-overthink. Kaya, nag-search na naman siya sa ibang symptoms niya. Hanggang umaga, at nakabasa siya ng iba't ibang malalang sakit. At nataranta na naman siya at kumabog yung dibdib niya. The next night, napansin niya na may tumutunog sa right ear niya. Parang may nagri-ring sa kanang tenga niya. At para yung cricket. Nag-search na naman siya kay Dr. Google. At napag-alaman niya na yun ay tinnitus. Yun ay medical term ng ringing in the ears. At ang isang causes pala ng tinnitus ay nyctomorphs. Kumabog ng sobra ang dibdib niya at dahil sa stress at overthinking, nahilo siya. Hindi siya gaano nakatulog ng 2 weeks. Nagpasya siya na magpakonsulta sa iba't ibang espesyalista. At nagpa-second, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th opinion sa ibang doktor. At sabi ng mga doktor ay anxiety daw. At normal naman lagi ang result niya, lab result and procedure result. Sinabi ng mga doctors na anxiety pero hindi siya naniwala. Anxiety lang yan, nervous. Bakit sobrang dami ng nararamdaman ko? Sabi niya sa isip niya. Kaya, palagi pa din siyang nagsisearch kay Dr. Google. At over time, sobrang dami na niyang nararamdaman sa katawan. Ang dating 4 na symptoms ngayon ay naging 20 symptoms na. Kahit kunting kirot lang, iisipin na niya na malala na agad ang sakit niya. At search agad siya kay Dr. Google. Kaya doon sumibol si Health Anxiety. At yon ang alamat ni Health Anxiety. Nung hindi siya naniwala sa mga doktor at hindi nagpakonsulta sa psychiatrist kahit na ni-refer na siya ng ibang doktor, nag-progress yung sakit niya from health anxiety to generalized anxiety and depression. So, ano yung moral of the story, guys? The moral of the story is never Google your symptoms. Second, Googling your symptoms could break your bank account. So, mamumulubi kayo at saka yung iba nagkakautang-utang na. Googling your symptom will worsen your anxiety. Yun na nga from 4 symptoms into 20 symptoms na ngayon. Never believe everything you read in the internet. Some of these health article writers does not have any medical background. They are just good and research. Yes, I agree guys, because na-try ko na din na magsulat ng article. Consult a real doctor. The best thing to do is you should seek a professional help for you to be assessed.
Follow your doctor's advice and take your meds religiously. Yun lang guys, I hope na may natutunan kayo. Familiar ba yung kwento ko? Sino yung Google ng Google ito ng sakit nila? I mean, hindi siya sakit. I mean, anxiety symptoms. Sino yung hindi naniwala na may anxiety sila? Siguro nakarelate kayo, no? Aminin nyo. Sa mga hindi pa clinically diagnosed dyan. At pansin ko din guys, no, meron din akong nakausap sa Messenger. Clinically diagnosed na sila guys. Doctor shopping. Yun ang signs ng health anxiety. Kahit saan-saan na lang sila pumupunta, tapos walang makita yung doktor sa kanila. Tapos, yung iba pumunta pa sa albularyo. Ginawa din nyo din ba yun? Kasi naisip ko din yun eh. Okay guys, yun lang ang kwento ko. Sana ma-enlighten kayo at sana may natutunan kayo sa story ko. Pagpasensyahan nyo na kasi hindi ako magaling mag-narrate. Thank you for watching. Until the next video, guys.